Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanino ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, unang araw sa buwan ng Hulyo, unang Sabado ng buwan, ipinagkakaubaya at iniaalay natin ang araw na ito para sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Tunay ngang tinipon niya tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayo sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod."
Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas na inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda, tugon naman ito." Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran. Sila'y mag-asawa't kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sara at sinabi ang gayong tumatanda na siya at saka magkakaanak? Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, "Hindi po ako tumatawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahing. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niya wala ninuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo na po ang lahat. Kristo, ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanduran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at do'y nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kaniya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. "Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami sa atin sa panahon ngayon na tila baga walang malasakit sa kapwa. Halimbawa, ang mga kasambahay ay hindi binibigyan ng tamang pagkalinga at pagpapahalaga. Ilang beses na po ako nakapanood ng mga actual footages sa iba't ibang social media platforms na kung saan ang kababayan nating OFW ay pinagmamalupitan ng kanilang mga amo. Marami sa kanila sinasaktan, inaabuso at mababa ang pagtingin sa kanila. Minsan, hindi na naibibigay sa kanila ang tamang dignidad na dapat ay mayroon sila.
Kaya naman sa tuwing nakakapanood ako ng kapwa Pilipino ko na inaalipusta at parabang hinuhubara ng dangal, ay lubos akong napapaluha. Nakakalungkot pagmasdan na may mga taong hindi tao ang turing sa kanilang kapwa dahil sa akala nila mataas sila at kaya nilang bilhin ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, ipinamalas ng Kapitang Romano ang kaniyang pagmamalasakit sa kaniyang aliping may sakit. Alam po ninyo, sa kanilang kapanahunan noon, ang mga Kapitang Romano ay makapangyarihan at may sinasabi sa lipunan. Pwede namang palitan niya at isantabi ang kaniyang aliping may sakit. Subalit kapansin-pansin ang kaniyang paglapit at pagsunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno upang hilingin ang kagalingan ng kaniyang alipin. Dahil sa kaniyang kababaang loob at kabusilakan ng puso, ay hinangaan siya mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin pong mundo na punong-puno ng pagkamakasarili at punong-puno ng sarili, ay maantig nawa tayo sa kababaang loob ng Kapitang Romano. Hindi hadlang ang kapangyarihan at karangyaan ng kaniyang buhay para magmalasakit sa kaniyang alipin, sa kaniyang kapwa. Maraming pagkakataon na itinatapon natin ang maliliit na bagay, maliliit na buhay, at maliliit na pagkakataon sa pag-akalang wala na silang silbi at pakinabang. Subalit tayo ay pinaaalalahanan na magdalawang isip sa mga bagay at taong tingin natin ay wala ng silbi at halaga. Minsan rin may mga kapatid, kamag-anak at mahal tayo sa buhay na tingin natin ay pabigat na. Naway bigyan natin sila ng sapat na kalinga at pagmamahal. Ipadama natin ang atensyon na nararapat para sa kanila. Huwag nating ipagdamot ang dignidad na mayroon sila bilang mga anak ng Diyos. At huwag po nating kakalimutan, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Minsan, may mga pagkakataon din sa ating buhay na ang akala natin sa ating sarili, wala na rin silbi. Minsan, ang tingin natin ay patapon na rin ang ating mga buhay at wala na tayong pag-asa. Pag dumating ang pagkakataong iyon, lagi nating isipin na ang Diyos kailanman ay hindi nauubos ang kaniyang habag at malasakit. Naririyan siya lagi upang pagalingin ang pisikal na kahinaan natin at hilumin ang mga sugat na nagpapabigat sa ating mga damdamin. Mayaman man tayo o mahirap, profesional man o aba, mangmang man o maabalidad, may isang katotohanan na hindi natin pwedeng alisin. Mahal na mahal tayo ng Diyos at siya ay laging nagmamalasakit sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng sentoryon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at sandaigdigan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saanman ang sinumang bilang banyaga o dayuhan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng sentoryon na lumapit sa kanya ng may pagpakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong kami ay nananalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain sa papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya
sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hanapan
paalala sa mga nagsisimba. Pinapadalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,